hukbong sandatahang pandagat ng Russia. Umaaligid ngayon at nagpapakitang gilas sa Black Sea. Bagamat nagkukulang sa aircraft carrier ang sandatahan ni Putin, hindi ganito ang masasabi sa mga submarines ng mga Ruso. Bukod sa marami ang may kargang nuklear, ilan sa panlaban ay ang pinakamalaki sa buong mundo. Ayon sa mga ulat, ang hukbong pandagat ng mga Russians ay umaabante palibot sa isla ng Ahas upang salubungin ang armada ng NATO. Marahil upang ipagiganti ang mga nawasak na barko. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Habang nakatuon ng pansin ang buong mundo sa labanan na nagaganap ngayon sa rehiyon ng Donbas, bandang kanang bahagi ng bansang Ukraine, isang nakakikilabot na engkwentro ang maaaring maganap sa katubigan ng Black Sea sa lugar ng Snake Island ng Ukraine. Kilala ng marami bilang Sminy Island, mabato at puno ng damo, ang isla ay may sukat ng mga 46 acres o mga kalahating kilometro ang haba at ang lapad. Kung susukatin, medyo maliit lang ito ng kaunti kumpara sa Ayala Shopping Mall ng Paranaque. Mula ng sumiklab ang giyera, marami ang mga balitang lumalabas hinggil sa mga barkong pinalubog o pinasabog malapit sa isla. Kaya mayroong mga nagtatanong kung bakit ito tila pinag-aagawan ng Russia at ng Ukraine. Bagamat napakaliit na lupa sa gitna ng napakalaking karagatan, pagdating sa usaping politika at giyera, mahalaga ang Isla ng Ahas. Magugulat ka kung maririnig mo na ang isla ay mayroong nakamamanghang kasaysayan. Kasama ang kwento sa kasulatan ni Ptolemy, Strabo at kahit sa kilalang Trojan War. Ayon sa Epic of Actinos, ang isla ay inangkin ng diyosang si Tethys, kung saan dinala ang labi ng kanyang anak na si Achilles at ang kaibigan nitong si Patroclus. Ayon din sa mga ulat, isang malaking templo ang pinatayo sa isla para sa karangalan ng magkaibigan. Noong taong 1823, ang naguhong templo ay natagpuan ng isang kapitan na nagngangalang Captain Kritzikli. Bukod sa mga Griego, maraming bansa ang umangkin sa isla. Noong taong 1877, nagkaroon ng kasunduan ng mga Ruso at ang mga Gypsies sa Romania. Ibinigay ng Russia ang isla kapalit ng rehiyong Bessarabia. Ngunit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nung nagapi ng mga komunista ang Nazis ng Alemanya, ibinalik muli ito sa pag-aari ng mga Ruso. Subalit nung nabuwag ang komunismo ng dating USSR mga taong 1991, napunta naman ang pag-aari ng isla sa kamay ng Ukraine. Pero hindi doon natapos ang kwento, sapagkat nung nagkaroon ng alitan ang Romania at Ukraine mga taong 2004 hinggil sa kung sino ang tunay na may-ari ng Isla ng Ahas. Bagamat mayroong istasyon ang mga Ukrainian sa maliit na isla, hindi ito pinalagpas ng mga Romanians. Ang ulat sa Euractiv na noong taong 2009 idiniklara ng International Court ang pagmamay-ari sa isla ng mga Romanians. Pahayag na mukhang malinaw pero komplikado. Kaya hanggang ngayon, ang mga bansang nakapalibot ay nagpapahayag na sila ang tunay na may-ari sa isla. Ano't ano pa man ang katotohanan, ang nakamamanghang salaysay at ang komplikadong kasaysayan ng Isla ng Ahas sa ngayon ay hindi na mahalaga. Dahil sa pananaw ng mga Ruso at ng mga Ukrainians, ang katiting na lupain ay ang pintuan sa tagumpay ng giyera. Sino man ang makakuha nito ay ang mangingibabaw sa labanan sa Ukraine. Bakit kamo? Mapapansin sa mapa na ang kanang ibaba na daungan ng mga Ukrainians kung saan naroroon ang binombang Mariupol ay sarado dahil sa lokasyon ng Crimea. At sino ang may hawak sa Crimea? Walang iba kung hindi ang mga Russians. Ibig sabihin, hindi magagamit ng Ukraine ang daungan sa kalakalan o kahit sa labanan.
Ngunit ang kaliwang pampang naman ay bukas sa Black Sea. Na kung may gustong tumulong sa Ukraine gamit ang mga barko at submarines, madali itong makapasok mula sa bansang Turkey na miyembro din ng NATO. Iyan ay kung walang kalaban na nasa Snake Island. Magugulantang ka kung maririnig mo na kapag nakuha ng mga Ruso ang isla, masasara ng tuluyan ang lahat ng daungan sa Ukraine. At bukod doon, magiging istasyon ito ng mga barko at submarines na may kargang nuclear weapons. Gaano kabagsik ang mga submarines ng Russia? Marahil mabubulabog ang iyong diwa kung maririnig mo na ang pinakamalaking submarine sa buong mundo ay nasa Russian Navy. Kung hindi ka makapaniwala, ito ang sabi sa Interesting Engineering na ang pinakamalaking submarine sa buong mundo ay ang Dmitry Donskoy na pag-aari ng Russian Navy. Ayon sa pahayag, ito ay kasing haba ng 2 football field o mga 6 na NBA basketball court. Kung hindi ka pa rin makapaniwala, ito naman ang ulat sa 1945 na ang Typhoon class ng mga Ruso ay ang pinakamalaking submarine sa buong mundo. Pero kung ayaw mo pa rin maniwala, siguro masyado ka lang nadidepress dahil hindi mo na mababawi ang natalo sa iyo ng isabong. Nakabibighani man ang mga panlaban ni Putin sa dagat, hindi ang sukat ng mga Russian submarines ang pinangangamba ng mga taga-kanluran. Ang mas nakakatakot ay ang daladala nitong mga pasabog. Ang sabi sa Popular Mechanics na noong taong 2018, nagsagawa ng isang pagsasanay ang Russia upang masubukan kung gaano kalakas ang mga submarines ng Navy. Ang resulta ng pagsasanay ay nakapangingilabot dahil sa loob lamang ng 20 segundo na itira ng sasakyan ang 4 na nuklear. Sa madaling salita, sa loob ng 1 minuto, kaya ng submarine na magpasabog ng 600 beses na mas malakas pa sa atom bomb ng Hiroshima. Kaya naman binansagan itong World Ender o ang tatapos sa mundo. Kahit ilang barko na ang napapasabog at napapalubog ng mga Ukrainians sa Black Sea, hindi ito kasing dali kung submarines ang pag-uusapan dahil medyo mas mahirap madetect sa ilalim ng karagatan, lalo na kung ang sasakyan ay hindi nakahinto. Bukod doon, suportado ang armada ng mga destroyers. Mantsakin mo kung nakaparada sa bungad lamang ng mga bansa ng NATO ang sandata nuklear ng bansang Russia sa ilalim ng karagatan at hindi ito namamalayan. Isa itong napakalaking peligro, hindi lamang sa Ukraine, pati na rin sa mga taga-kanluran. Kaya naman bagkus tila isang piraso ng buhangin sa dalampasigan ng isla ng aas, mahalaga ito para sa magkabilang panig. Ganon din naman para sa buong mundo dahil umaasa ang maraming nasyon sa angkat mula sa Ukraine. Kung mapapansin ang pagtaas ng presyo ng maraming bilihin, lalo na ng langis. Maraming produkto na mula sa Ukraine na dapat ay papuntang Africa at Asia ang hindi makaraan dahil sa labanan. Kaya naman nung buwan ng Pebrero, isa sa mga unang inatake ng Russia ay ang Snake Island. Base sa ulat ng tagapagbalita ng mga Ruso ang TASS News Agency na noong Pebrero, nawala sa kamay ng Ukraine ang paghawak sa isla. Ayon sa balita, nakuha ang Snake Island bago matapos ang buwan ng Pebrero. Kung magtatagpo ang 2 armada kasama ang mga barko ng NATO at mga higanteng submarines ng Russia, hindi masasabi kung ano ang kahahantungan. Ngunit isa lang ang kasiguraduhan na kung magpapaputok ng nuklear ang submarine ni Putin na binansagang World Ender, walang duda, ito na talaga ang katapusan ng buong mundo. Anong aral ang mapupulot dito? Ang isla ng Ahas, bagamat maliit, ay napakahalaga. Importante sa labanan ng mga Ukrainians at ng mga Russians. At mahalaga rin sa mamamayan
dahil sa mga angkat mula sa Ukraine. Kung hindi matitigil ang gulo, baka isang araw ay magmistulang kulay dugo ang tubig sa Black Sea. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.